may nakahanda na ba tayong tugon? Mabibigat po yung tanong ni Speaker. Sabi niya, gusto nating malaman sa PNP at DILG, anong hakbang na ginawa nila upang pigilan ang ito mga kurumal-dumal na krimen? At mukhang ano ba motibo ng pananambang na ito? At kung ano-ano pa, kailangan nyo raw ba ng intelligence gathering? Saan daw po ba ang problema, Colonel Sir? Tama ka, no? At narinig natin at nabasa natin yung mga concern ng ating HOR, ano? At dahil diyan ay nakahanda naman ang PNP sa na ating sagutin yung kanilang mga katanungan, ano? At sa katunayan, gusto nating i-report sa ating mga kababayan na yung mga high profile case naman na nangyayari ay nasosolve natin, ano? Dangan nga lamang nagkataon na ngayon ay nagkasunod-sunod, ano? Kung inyo matatandaan yung high profile case na ang naging biktima ay yung isang turistang New Zealander, eh nasolve na natin yan sapagkat napasa kamay na natin yung suspect, ano? At yun namang kay Governor Adjom sa SATG Adjom ay mai-file na rin natin ang kaso sapagkat noong February 18 ay nagkaroon ng armed confrontation doon sa mga suspect at isa nga doon ang nasawi. At dahil dyan ay na-identify natin yung grupo na may kinalaman doon sa pag-ambush kay Governor Adjom. At ito namang si SITG Alameda, yung ating Vice Mayor ng Caparito, ganyan, ay very promising naman yung mga leads natin at patuloy ang pag-iimbestiga ng ating SITG. At isa na natin tinututukan lamang itong kay Mayor Muntawal at yun nga, patuloy namang umuusad. So although nagkasunod-sunod yung ating insidente ng shooting incident, eh nasosolve naman yan ng ating mga kapulisan. Pag inaral mo yung mga sirkumstansya kung saan nangyari yung mga pamamaril, eh makikita mo na yung ating mga elected official, eh doon na ginagawa ng masama sa labas ng kanilang area of responsibility. Yes, so ibig sabihin, usually kasi pagka lumalabas yung ating mga official sa labas ng kanilang masasakupan, ay nababawasan din yung mga taong nagsisecure sa kanila. No? So yun ang ating tinitingnan, gustong palakasin ng ating CPNP, yung coordination, ano, na kung maaari, kung yung ating mga opisyales ng pamahalaan ay lalabas sa kanilang area of responsibility, ay makipag-ugnayan agad sa kapulisan. Nang sa ganun, makakapag-provide kami ng additional security, lalo na yung nakaka-receive ng mga pagbabanta sa kanilang buhay. Hindi ho ba i-advise muna natin sa mga LGU, lalo na yung mga maiinit, na pwede ba muna kayong umalis ng bayan nyo habang mainit pa, Colonel? Hindi naman natin ina-advise yun sapagkat mamaya meron silang mga official na lakad, official mga na importante po. Lakad, ano? Oo. So ang gusto, ayaw naman natin i-restrict yung kanilang movement kasi kasama din yun sa pagtupad ng kanilang tungkulin, ano, yung umattend ng mga importanteng meeting at mga conferences. Ang gusto lang natin ay yung malaman natin na sila ba ay may threat sa kanilang buhay, at kung may threat sa kanilang buhay, kung sila ay lalabas sa kanilang AOR at tingin nila ay kulang ang kanilang security, ay makapag-ugnayan sa kapulisan para madagdagan natin yung kanilang security complement. Ayun nga po, kaya tayo nagpapasalamat sa ating speaker, Martin Romualdez, ano, sapagkat naiintindihan niya yung kalagayan ng pambansang pulisya. No?